Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nak, naglalambing na boses ni nanay na tinawag ako. Talagang namimiss ko ang ganitong tono ng boses ni nanay kapag tinatawag ako. Lumingon ako sa gawin ni nanay na naghuhugas kasi ako ng gulay para sa niluluto na niyang kare-kare. Ano po yun, nay? Lumapit ito sa lamesa para tulungan ako sa paghimay ng sitaw. Tiningnan ako nito sa mata, nag-aalangan ang itsura nito. Alam mo bang palagi kong dinadasal na sana bumalik ka na sa amin ni tatay mo? Mangiyak-ngiyak itong ngumiti. Napatitig naman ako kay nanay kasi naging emosyonal ito habang nagpatuloy ito sa pagsasalita. Umiiyak ako palagi kapag binabasa ko ang sulat na iniwan mo noon. Pati ang tatay mo ay labis na nalungkot. Sinisi niya ang sarili kung bakit ka umalis. Palagi nitong sinasabi na wala kaming kwentang magulang. Kasi hindi ka man lang namin naprotektahan at naalagaan. Lalo pat nagdadalang tao ka nun. Napasinghot si nanay at marahang nagpunas ng luha niya. Nahabag naman ang puso ko. Pinag-alala ko pala sila ng husto ni tatay noon. Mapait akong ngumiti. Pinahanap ka ni tatay mo hanggang sa may isang lalaking nagpakilala at dumating dito sa bahay at hinahanap ka din. Umamin ito sa kasalanan na nagawa niya sa'yo. Doon namin nalaman ang totoong nangyari sa'yo sa Manila, anak. Humingi ito ng tawad sa amin ng tatay mo. Nagmatigas si tatay mo at galit na galit sa kanya. Napabuntong hininga si nanay at maliit na ngumiti sa akin. Alam kong si Ada na tinutukoy nitong lalaki ayon na rin sa kwento niya. Nakinig lang ako. Kahit anong gawing pagtataboy ni Rosauro ay nagpabalik-balik pa rin ito sa bahay upang humingi ng tawad. Yun nga, kalaunan ay kinausap na ito ng tatay mo. Nakiusap ito na dito muna tumira sa bahay at handang pagbayaran ang kasalanan sa'yo. Gagawin niya daw ang lahat para mapatawad namin. Naging katuwang ito ni Rosauro doon sa kuprasan. Mahigit isang buwan kahit halatang hindi ito sanay sa hirap ay hindi ito nagreklamo man lang. Ayon kasi sa kanya, alam niyang higit pa daw doon ang hirap na dinadanas mo. Kaya nagsumikap itong makuha ang tiwala at kapatawaran namin ng tatay mo, anak. Tumayo si nanay at kinuha ang mga gulay at lumapit sa nilulutong kare-kare habang nagpatuloy sa pagkwento. Si Carlo nag-search sa social media. Ano bang tawag doon? Oy, fes? Facebook, nay, sabat ko. Oo, ayun nga. Kapag kuway, nalaman namin na kilala pala ang kanito sa larangan ng negosyo at dating military pala siya. Lumingon si nanay sa akin at kumiti. Biglang umaliwalas ang mukha nito. Alam mo ba, dahil sa galit ko ay pinaputukan ko siya ng baril at pinagpastol ng kalabaw sa loob ng kalahating oras, Maureen? Sabat naman ni tatay na pumasok na pala at nakikinig sa usapan namin ni nanay. Galing itong labas kasama si Aidan at Joaquin doon sa maliit na fish pond sa likuran. Napamulagat naman ako sa narinig kong sinabi nito. Hindi ko tuloy ma-imagine ang isang Aidan Pastor Villagracia ay nagpapastol ng kalabaw. He's mighty and feared by everyone in his line of works. Tapos pinaputukan ng baril ni tatay at pinagpastol ng kalabaw. Napangiti ako at marahang napapailing sa tinura ni tatay. Nakita ko ang determinasyon niya na makuha ang tiwala at kapatawaran namin. Kaya nang sinabi kong makukuha niya lang ang buong puso namin ng nanay mo kung maibalik niya dito sa amin. Seryosong sabi ni tatay. Pero bago yun, anak, pinapunta niya dito ang ama niya at nangakong tutulong sa paghahanap sa'yo, dagdag nito. Kaya pala nung ipinakilala ako ni Aidan sa ama niya ay parang may kakaiba akong emosyong nakikita sa mga mata nito. Amusement is evident in his eyes, his father looking at me way back then when we first met. Pagkatapos ng usapan naming iyon ni nanay at tatay ay napaisip tuloy ako. Kaya pala ganito na lang kalapit si Aidan sa mga magulang ko. Pumunta pala ito dito at nagpaalipin kay tatay. Pati ang ama nito ay nangakong tutulong na hanahanapin ako. Nahihiya ako sa sarili ko kapag binagbibintangan ko siya tungkol sa pananakot sa mga magulang ko. Joaquin, pritong tilapia lang ang kainin mo, anak, ha? Mayroong mani kasi ang lutong ulam ni Lola. Saad ko habang nilalagyan ng ulam at kanin ang plato nito. May allergies kasi si Joaquin sa mani. Hindi ko alam kung bakit at kung ano niya naman na ang ganito kasi ako naman ay hindi allergies sa mani. Nasa hapag kami, katabi ko sa upuan si Joaquin habang kaharap ko naman si Aidan. Napansin kong mukhang alanganin itong sumandok ng ulam. Napatingin ako sa kanya. Sa pagkakaalam ko ay hindi siya mapili o maarte sa anumang pagkain. Pero ngayon parang ayaw ata nito ng kare-kare. O baka naman ngayon lang ito nakakita at makakatikim ng kare-kare.
Aidan, nak, kain ka na, puna ni nanay. Maliit naman itong umiti kay nanay at marahon na tumango. Tsaka pa ito sumandok ng kare-kare ngunit konti nga lang. At kumuha na rin ito ng pritong tilapia. Napansin niya siguro na nakatingin ako sa kanya kaya nag-angat ito ng tingin sa akin. Habang sumusubo ay ngumiti ito sa akin. Dahil bawal ang umirap kasi nasa harap kami ng grasya, nag-iwas na lang ako ng tingin. Bagoong, baka gusto mo. Iniabot ko ang platito na may bagoong sa kanya. Pampagana yan pares ng kare-kare. Sumandok naman ito ng kaunti. Tinaasan ko siya ng kilan nang mapansin kong hindi nito ginalaw ang kanin na may kare-kare. Ayaw niya ba sa bagoong at kare-kare? Pero nang makita niya na nakitingin ako sa plato niya at tsaka sa mukha niya na nakataas ang kilay ko ay parang napipilitan itong isinubo ang kanin na may kare-kare. Habang nagana naman akong kumakain ay bigla na lang nagsalita si Joaquin sa tabi ko. Sir Champ, are you okay? May pag-aalala sa tono nito. Kaya mula sa anak ko ay nabaling ang tingin ko kay Aidan. Bakit nito natanong iyon kay Aidan? Para lang magulat ako na makita kong namumula ang mukha nito at parang hindi na ito mapakali at mukhang nahihirapan ang huminga. Hindi ko tuloy alam kung nabulunan ba siya pero mukhang hindi naman. Biglang rumehistro sa utak ko na baka may allergy ito. Ganitong-ganito kasi ang nangyari kay Joaquin na makakain ito ng mani noong hindi ko pa alam na allergy ito sa mani. Dali-dali akong tumayo at lumapit sa kanya. Pinainom ko siya ng tubig. Ano, are you okay? Aidan, may allergy ka ba? Halata ang pag-aalala sa boses ko. Sa bagoong ba o sa the peanut? Nahihirapan ang sagot nito. Nataranta namang tumayo si nanay at tatay. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito para kay Aidan. Naku, pasensya ka na anak, hindi ko alam na bawal pala sa iyo ang mani. Nag-aalala ang boses nito. Dadalhin ka namin sa doktor, saad ni tatay na bakas din ang pag-aalala sa boses. Dinala nila ni tatay si Aidan sa sala at doon pinaupo. Namumula pa rin ang buong mukha nito. Umiling ito bilang sagot sa suhesyo ni tatay. Meron ka bang antihistamine? Pinakalma ko ang sarili ko. May gamot naman si Joaquin pero parang pang nung kids lang dosage. I have Benarel, nasa bag ko. Mahinang sagot nito. Namumula na lalo ang mukha niya. Akman tatayo ako para kunin yun pero si nanay na ang dali-daling kumuha ng bag niya. Kaagad naman bumalik ito, bit-bit ang bag ni Aidan. Nasa side pocket ang gamot ko, love, pakikuha please. Pilit nitong nilalabanan ang panghihina na nararamdaman niya. I think it's just a mild allergies occurred to him. Isang subo lang ang naman ang nakain niya. Bakit niya ba kasi sinubo pa yun eh, alam namang may mani at kare-kare at allergy pala siya. Kasi tinaasan mo siya ng kilay, Maureen, sagot ng maldita kong utak. Kinuha ko naman ang Benarel at pinainom sa kanya. Pumasok ako sa loob na kusina. Kumuha ako ng 1 teaspoon of salt at 1 teaspoon of baking soda. Nagbuhos ako ng mainit na tubig at hinalo hanggang matunaw. Naalala ko tuloy nung una na kaganito si Joaquin. Mabuti na lang naagapan ko agad dahil na rin sa tulong ni Uncle Google, kaya ko nalaman ang mga ganitong remedies sa allergy. Napabuntong hininga ako habang ginagawa yon. Kahit galit ako sa kanya ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Naku, isipin ko na lang ginagawa ko to kasi nakikita ko sa kanya si Joaquin. Bakit naman kasi lahat na lang minana sa kanya ng anak ko? Mula sa mukha, mata, ilong, bibig at expression nito ay nakikita ko sa kanya. Pati ba naman itong allergy sa mani nakuha din sa kanya ng anak ko? Heist! Iniabot ko sa kanya ang tinimla ko at sinabing inumin niya. Tiningnan muna nito ang baso, magtatanong ang mata nitong tumingin sa akin. Pero binigyan ko siya ng malamig na tingin habang hinihimo ko siyang inumin ito at ang ginawa niya. Naging magaan na ang paghinga niya. Nakapikit ang mga mata habang nakasandal sa sopa. Sigurado ka ba, Aidan? Hindi ka na namin dadalhin sa ospital? Paniguradong tanong ni tatay sa kanya. Marahan itong nagmulat ng mata tsaka sumagot. Hindi na po, tay. Mamaya lang magiging okay na po ako. Nag-alangan naman ang mukha ni tatay eh hindi na nito pinilit pa si Aidan. Nang sinabi ko na sa kwarto niya na lang siya magpahinga eh tsaka ko pa nalaman na sa kubo na pinaaayos ni tatay pala ito natutulog. Akala ko isa pinagawang extension na kwarto nito natutulog. Bakit sa kubo siya dito sa may tilapyahan? Sa dating kwarto ko kasi kami natutulog ni Aidan kaya akala ko dito sa bagong kwarto na pinagawa ni tatay si Aidan natutulog. Dito ka na sa kwarto mo, Aidan. Humiga. Pinilit ito ni nanay kaya sumunod naman ito. Marahil talagang hindi maganda ang pakiramdam nito kaya hindi na nakipag-argue pa. Sir Champ, are you okay na po? Nag-aalala ang boses ni Joaquin. Lumapit ito kay Aidan at inami matured masyadong ang kumilos nito habang kinapa ang noo ni Aidan. Tumango naman sa kanya si Aidan at maliit na umiti. I'm good, son. Tumingin ito sa akin tsaka binalik ang mata sa anak ko.
I'll be fine, okay? Don't worry too much about me. Hinaplas nito ang pisngi ni Joaquin. Tumingin naman sa akin ang anak ko, halata ang pag-aalala sa mata nito para kay Aidan. At marahil nagtataka ito kung bakit tinawag ulit siya ng son ni Aidan. May allergy din ako sa peanut po. And I knew how pain it caused po. Right, Mama? Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Talaga namang proud sa akin ang anak ko. Nakakatunaw naman ang puso. At biglang sagot ay maliit akong umiti sa kanya at tumango. Umupo ako sa gilid ng kama ni Aidan at inilibot ang paningin sa loob ng kwarto. Malaki ang kama nito at medyo malawak din ang buong kwarto marahil ay pinasadya niya itong ipagawa dito. Pero bakit sa kubo ito natutulog kung gato naman pala ka-cozy dito sa loob? Your mama is gonna be my doctor too, son. Can I borrow her for a while? Seryosong tanong nito kay Aidan. Tumago naman ang anak ko bilang sagot sa kanya. Namumula pa rin ang mukha niya kaya hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kanya. Kahit galit ako. Nagpaalam na si Joaquin na lumabas kaya naiwan kaming dalawa ngayon ni Aidan sa loob. Pumikit siya at nakita kong iniikot niya ang mukha niya. Siguro ang sakit niya o ano. Tinapa ko ang noon nito. Para lang magulat ako, nag-aapoy na pala ito sa lagnat. Diyos ko, hindi pa gumana ang gamot na ininom niya kanina? Tingnan ko ng mabuti ang buong mukha niya. Wala naman itong anumang rashes o hives. Maya-maya lang ay pinagpawisan ito. Kaya hinubad ko ang suot niyang shirt. Dahil malaking tao ito ay medyo nahirapan pa akong hubarin ang damit niya. Tsaka lumabas ako at kumuha ng plangganita at nilagyan ko ng tubig at tuwalya. Marahan kong pinusana ang mukha niya at leeg pati ang katawan. Tsaka lumabas ako at kumuha ng plangganita at nilagyan ko ng tubig at tuwalya. Marahan kong pinunasan ang mukha niya at leeg pati katawan. Napalunok pa ako nang pinahiran ko ng tuwalya ang abs niya. Naku naman Maureen, pumikit ka nga. Nang maramdaman kong medyo humupa na ang lagnat niya kasi naging marahan na ang paghinga niya, tsaka pa ako lumabas ng kwarto. Hapon na kaya naisip kong magluto ng champurado. Dahil alam kong hindi makakakain ng ayos si Aidan ay pinaghain ko siya ng champurado. Champurado na rin ang kinain ni Joaquin, isa rin ito sa mga paborito ng anak ko. Umuulan kasi at medyo malamig na ang panahon kaya naisipan kong magluto nito. Aidan, mahinang tawag ko sa kanya. Tulog pa kasi ito. At ayaw ko na sana siyang istorbohin sa pagtulog pero kailangan niyang kumain at makainom ng gamot. Aidan, kumain ka muna. Hiniwakan ko ang noo niya at medyo hindi na siya mainit. Gumalaw siya at nagmulat ng mata. Kumain ka muna bago uminom ng gamot, mahina kong sabi. Dinala sa harapan niya ang isang bowl ng champurado. Bumangon ito at sumandal sa headboard ng kama. Halata pa rin na nanghihina ito pero hindi na siya namumula. Pagkatapos niya kumain ay pinainom ko siya ng gamot niya. Nang aalis na sana ako ay hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, I'm sorry love, please stay with me. Para bang takot ang tono nito ngunit nakapikit pa rin ang mga mata niya. Nanatili akong tahimik. Sa hindi inaasahan ay natagpuan ko ang sarili na nakaupo sa malaking sopa paharap sa kama niya. Hanggang sa nakatulugan ko na. Nagising ako sa sikat ng araw na nagmula sa bintana at tumama sa mukha ko. Inilibot ko ang aking paningin sa buong kwarto. Kaagad akong napaupo. Teka, wala ako sa kwarto ko. Tapos naalala ko yung nangyari kagabi. Pero sa sofa ako nakatulog kagabi. Bakit nasa kama ako? Ibig sabihin ay binuhat ako ni Aidan at nilipat sa kama at magkatabi kami? Pero wala na si Aidan sa kama. Pero andito ang dinosaur toy ni Joaquin. So dito rin natulog ang anak ko? Come on champ, bigyan mo yan, hayaan mo lang lagyan kita ng shampoo. Dito po, narinig kong boses ng anak ko sa labas at ni Aidan. Parang naliligo ang mga ito. Tumayo ako at sinilip ko sila sa bintana. Ang anak ko at si Aidan ay naliligo sa poso at tuwang-tuwa ang anak ko habang nilalagyan ng shampoo si Aidan. At sinasabon ang katawan nito, wala itong damit pang itaas. Samantalang si Aidan naman ay nakahubad din, pang itaas, tanging short lang ang suot nito. Nakikita ko tuloy mula dito sa bintana ang mamasel na katawan nito. Napakagandang tanawin naman sa umaga. I shook my head abruptly and stepped away from the window. Ano ba itong pinag-iisip ko kay aga-aga? Joaquin! Joaquin! Narinig kong tinawag ang anak ko ng isang batang lalaki. Lumapit ako muli sa bintana at nakita ko ang anak ng kapitbahay namin. Na Junjun ata ang palayo ng bata na nasa bintana rin ang bahay nila. At sa tingin ko magkasing edad lang sila ni Joaquin, medyo malaki lang ang katawan nito kumpara sa anak ko. Mula nang dumating kami dito, ito lang ang naglakas loob na makipagkaibigan sa anak ko. Yes, narinig kong sagot ng anak ko. Pero hindi ito nakatakas sa mata ko ang ina ng bata na nastingin ko ay aliw na uli habang nakatingin kay Aidan. Katabi nito ang anak na si Junjun sa bintana. Mamamasyal kami mamaya kasama ang papa ko. Mangangabayo kami, gusto mong sumama sa amin? Nakangiting aya niya ng bata sa anak ko. Samantalang ang ina na nasa tabi nito ay panay ang pakyut, parang naglalaway na kumaway pa talaga kay Aidan.
Nang tiningnan ko si Aidan, mukhang tuwan-tuwa pa ito at ibinalandra ang katawan. May pangiti-ngiti pa ang kumag. Nakadama bigla ako ng pagkainis. Hindi na nahiya itong si Rhoda kung makapagpakit pa na yung ipit ng kulay yelo nitong buhok sa tenga. Sa pagkakaalam ko ay hiwalay ito sa asawa niya at may bago na naman itong kinakasama na sa tingin ko ay ama ng batang si Junjun. Pero we don't have horse and I don't know how to ride horse yet. Parang nalungkot ang kaninang masayang boses ng anak ko. You borrow our horse, sagot naman ni Junjun. Napilitan itong magsalita ng English habang mukhang nagpapaturo sa ina niya na nakatabi nito kung paano mag-English. Talaga, narinig ko ang boses ng anak ko na tuwang-tuwa at malapad na nakangiti. Umalis na ako mula sa bintana para iligpit sana ang hinigaan ko. Pero napatigil ako sa susunod na sinabi ng bata sa anak ko. Pero dapat kasama mo ang papa mo sa pagsakay ng kabayo, Joaquin, para hindi ka mahulog. Dahan-dahan akong bumalik muli sa bintana para tingnan kung ano ang isasagot ng anak ko. Parang may biglang tumusok sa puso ko habang nakatingin sa anak kong biglang nawala ang ngiti sa labi nito. Hindi ko kinaya ang sight na makitang ganito ang anak ko. Hindi ko na narinig at nakita ang sumunod na nangyari kaagad akong lumabas ng kwarto at tinungo sila sa labas. Habang bitbit ko ang dalawang tuwalya ay lumapit kaagad ako sa anak ko. Joaquin, baby, halika na, tama na yan, baka kabagan ka. I covered my son with towel. I can ramdam ko ang mga mata ni Aiden sa akin. Bakit pa kayo naligo dito sa labas? Morning, love, matangmis niyang sabi. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Parang hindi man lang ito nagka-allergy kahapon. Napaka-aliwalas na mukha nito at ang lapad ng ngiti ngayon. Magkatuwalya ka, baka pati ikaw ay kabagin din. Sabay hampas ang tuwalya sa dibdib niya. Aba, antigas. Nakangiti pa rin itong napunas ng tuwalya sa katawan niya. Pasimple ko namang sinulyapan si Rhoda na hanggang ngayon ay para pa rin naglalaway habang nakatingin sa katawan ni Aidan. Pero nang inilipat ito ang tingin sa akin, aba, inismiran ako. Kaya diretso ako ang tumingin sa kanya habang nakataas ang kilay ko, na parabang sa paraan ng pagkakatingin ko sa kanya ay nagsasabing hanggang tingin ka lang sa katawan ng asawa ko. Teka, sandali, asawa? Teka, did I really address him as my asawa talaga in my thought? Nakakapanibago, bakit pa ako biglang nagkakaganito? Magdamit ka nga! Parang hindi ka man lang nilagnat sa allergy kahapon, I snapped at him. Natahimik naman ito at nawala ng ngiti, ngunit malambing pa rin ang boses itong sumagot sa akin. Okay, love. Habang nagsusuot ako ng damit sa anak ko, napansin ko ang pagiging tahimik niya. Hindi ko napansin ang lungkot sa mga mata niya. Hindi na ito nagsalita mula kanina doon sa sinabi ni Junjun. And I think that makes him sad right now. I can stand it. Joaquin, anak, mahina kong tawag sa kanya pero medyo pa rin siya at hindi man lang nag-abalang tingnan ako. Nakayuko ito habang hawak ang dinosaur toy niya. Baby, okay ka lang? This time, iniwasan niya ako ng tingin. Puno ng kalungkutin ang kanyang navy blue na mga mata, ngunit mabilis niyang inalis ang tingin niya sa akin at tumango sa akin. Alam kong mula pagdating namin dito ay gustong-gusto niyang sumakay sa kabayo. Ngunit ako itong umaayaw. Mabuti naman at hindi ito nagpumilit sa akin, kasi nga baka mapano ito. Si tatay ay matanda na at ayoko namang ito ang kasama ng anak ko na sumampa sa kabayo. Baka hindi na kayanin ito at isa man lang sa kanila, wala kaming kabayo. Baka hindi na kayanin ito at isa, wala naman kaming kabayo. Ang mga kapitbahay namin kasi ay may kabayo na ginagamit nila upang sakyan papunta sa mga tanima nila sa bukid. At wala rin naman kaming lupain sa bukid. Tanging kuprasan lamang na hindi naman masyadong malayo mula dito sa bahay namin, kaya hindi na kailangan pa ng kabayo. Joaquin, anak, may gusto ka bang sabihin kay mama? Tawag ko ulit sa kanya. Kaya lumingon ito sa akin at parang may nais niyang sabihin. Alam ko na paraan pa lang na tingin ang kulay navy blue na mga mata nito sa akin. Hinintay ko na may sasabihin ito ngunit bigla na lang itong umiling sa akin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama at niyakap siya. Hinaplos ko ang kanyang maliit na mukha at nagtaka sa kanyang napakagandang navy blue na mga mata. Is there something bothering you, baby? Tell me, okay? Mama will listen. Come on. Mahina kong sabi habang ako hinihimok siyang magsalita. Nakita kong ibinuka niya ang bibig niya pero walang lumalabas na salita. Nanansya ang mata nitong tumingin sa akin. Do I have a papa, mama? Malungkot ang boses na tanong nito. Natikom ko ang bibig sa tanong ni Joaquin sa akin. Sa loob ng 5 taon na hindi nito kailanman na itanong sa akin ang tungkol sa ama niya ngayon lang, alam kong darating ang araw na ito. Handa na ba ako? Paano ko sasabihin sa kanya na andito kasama namin ang papa niya? Tumingin ako ng malalim sa mga mata niya. Kitang-kita dito ang pananabik.
Hindi ko man lang naisip ang nararamdaman ng anak ko sa loob ng 5 taon. I know he's longing on having a father but I ignored it. Hindi lang niya ako tinanong noon kasi mas inuna nito ang nararamdaman ko. Napaka-selfish ko namang ina. Hindi niya ito tinatanong noon kasi mas inuna nito ang nararamdaman ko. Napaka-selfish ko namang ina. Hindi ko man lang naisip na baka matagal na palang gustong malaman ng anak ko ang tungkol sa papa niya. At nagduda pa ako sa may ideya na siya tungkol sa kanyang ima. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Kailangan niya lang ng confirmation mula sa akin. I knew at first when he met Aiden back then ay may pagtataka na tumitili pa rin sa kanyang mga mata ang alam ko. Let's go outside. I'll introduce him to you. Pinakalma ko ang sarili at hinawakan ang kamay nito. Tsaka ko iginaya palabas ng kwarto. Nagtataka siyang tumingin sa akin pero pinili niyang manahimik at sumunod sa akin. Paglabas namin, wala si Aiden. Si nanay ay abala sa pagluluto. Si tatay naman isumaglit sa kuprasa niya. Naalala ko kung baka nasa kubo ito. Kaya umikot kami sa bahay at pumunta sa kubo. Naubutan ko may kausap siya sa phone at nagbibihis na ito na simpleng green jogger at puting sando na bagay pa rin sa kanya. Nakatalikod ito kaya hinintay ko muna na matapos ang tawag nito. At sakto naman, hindi na rin nagtagal ay natapos din na pansin marahil nito ang presensya namin sa likod niya. Kaya mabilis itong lumingon at tinarap kami. Nagpang-abot agad ang mata naming dalawa. At pagkatapos ay pinaglipat-lipat nito ang mata sa akin at kay Joaquin. Marahil iniisip nito na may kailangan kami. Pero hinintay nito na magsalita ako. I bent my back to match my face level with my son's hopeful eyes bago ko sinabi, Joaquin, ipapakilala kita sa kanya. Napatingin ako kay Aiden na ngayon ay kumikinang ang mga mata saka bumalik sa anak ko. This man standing here is your father. Sabay turo ko kay Aiden. Dahan-dahang lumingon si Joaquin sa ama niya. Marahil ay mayroon na siyang idea kung sino si Aiden dahil talagang magkamukha sila. Ngunit ang makita kung paano kumikinang ang kanyang mga mata sa kaligayahan ay hindi mabibili ng salapi. Papa, sigaw nito at kaagad na lumapit sa papa na niya ngayon inaluluha sa labis na kasiyahan na nararamdaman. Nakabuka ka ang mga braso ni Aiden na niyakap na mahigpit ang aking anak. Isang luha ng saya ang kumawala sa kanyang mga mata. Matagal na rin siguro nitong gusto na ipakilala ko siya bilang ama ni Joaquin kaya naiiyak ito sa labis na kasiyahan when Joaquin called him papa. Galit ako, oo, pero hanggang kailan ako magagalit sa kanya? Kinukompose ko na ang sarili ko, baka oras na. Hindi ko napigilan ang emosyon ko habang tinitingnan silang mahigpit na magkayakap. Napahigpi ako sa kinaroroonan nila. Binuhat ni Aiden sa isang braso ang anak niya at humakbang siya palapit sa akin. Na nakalabas na namumungay sa akin, hinuwakan niya ang kamay ko. Kinila niya ako palapit sa kanya at niyakap kaming dalawa ng anak ko. Salamat love, salamat, sinabi niya. Napayakap na rin ako sa kanya. Siguro oras na para patawarin ko na siya. Hindi na lang ito para sa sarili ko kundi pati na rin para sa anak ko. Gusto kong makita na masaya ang anak ko palagi. Kaya naman ngayon sa wakas ay natagpuan ko sa loob ng aking puso ang pagpapatawad. Pinatawad ko na siya. Thank you so much love. Uliin ito at hinalikan ng noo ko. God knows how much I prayed about this to come and now He granted it. I love you so much both. Puno ng emosyon ang sinabi niya. Habang nagyakapan kaming tatlo ay tumingi ako sa mukha niyang bakas ang kasiyahan sa mukha nito. I love you Maureen. I love you so much love. Paulit-ulit niyang pag-amin. Did he really say those 3 words? Mahal niya ako? I look at him blankly parang ang bagal pinroseso ng utak ko ang sinabi niya. Mas mahal kita, mama. Doon ako nawala ng emosyon at umiyak na hindi ako makapaniwala. Niyakap nila akong dalawa habang karga-karga pa rin ni Aiden ang anak namin. Nakakagaan pala ng loob ang magpatawad.